اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, atin na naman pong ipagpapatuloy, dudugtungan ang ating pagtatalakay sa aklat ng ating butihing Sheikh, ang ating guro na si Sheikh Saleh Al-Fauzan, hafidahullah ta'ala, ang kanyang aklat na Al-Mulakhas Al-Fiqh bilang mukarrar o aklat na ating dinidiscuss, ninatalakay sa ating subject na fiqh. Sa araw na ito, sa maiksing oras na ito, mga kaibigan, isang napakahalagang pagsapo ang ating tatalakayang paksang may kaugnayan sa mga kababaihan, sa ating mga sisters. At ito yung ahkamul haid, wan nifas, wal istihada. Yung mga panuntunan, alituntunin sa tinatawag na haid, wan nifas. Sabi ng ating Sheikh, babun fi ahkamil haid, wan nifas. Pintuan o kabanata hinggil sa mga alituntunin, panuntunan ng haid at nifas. At idadagdag din natin ang ikatlo na al-istihada. So ito yung tatlong bagay, tatlong uri ng dugo na lumalabas sa mga kababaihan. So may mga ahkam, alituntunin, panuntunan na dapat maunawaan, alamin ng mga kababaihan itong mga ahkam, mga alituntunin kapag sila ay nasa kalagayan na ating nabanggit, no? So ito yung tatlong uri ng dugo na lumalabas sa mga kababaihan: haid, wan nifas, at wal istihada. So may mga panuntunan, alituntunin to na dapat maunawaan, alamin, pag-aralan ng isang babaeng Muslima. So unay muna natin sa araw na ito, mga kapatid, ang ahkam al-haid. Unahin muna natin, at sa susunod na episode ay saka natin tatalakayin ang tinatawag na nifas at ang ikatlo na ang al-istihada. So ngayon, sabi ng ating Sheikh, awalan al-haid wa ahkamuhu. Una, ang haid at ang kanyang mga panuntun na alituntunin. Pagkaraan dito, binanggit niya ang dalil sa Quran bilang saligan ng panuntunan hinggil sa tinatawag na haid. Maaari niyong basahin to at tingnan niyo ang translation niya sa Tagalog, yung sa Suratul Baqara verse 222, na kung saan tinanong ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam hinggil sa mahid o haid, at ito nga ay binabanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang ayah hinggil sa saligang mga panuntunan sa tinatawag na haid kapag ang babae ay nasa kalagayan na ito. Pagkaraan, binigyang kahulugan ng ating butihing Sheikh ang kahulugan ng haid. So ang haid naman, ang haid ay salitang Arabic na sa Tagalog ay regla, sa English menstruation, mens. So alam natin, ito ay known na to, maruf na to, no? Ito ang dugo na likas na lumalabas mula sa ilalim ng sinapupunan, matres ng isang babae sa panahon na natatangis, sa natatanging panahon. So magkakaiba-iba dito yung period ng mga kababaihan. May 5 days, may 7 days, may 8 days. So magkakaiba. So kapag ang babae nasa period niya, may mga ahkam alituntunin to mula sa pag-umpisa hanggang sa ito ay mawala, no? Huminto, at may mga ahkam, mga pagsasabatas, alituntunin, panuntunan na nilagay dito ang relihiyong Islam, no? So ngayon, binanggit din pala rito ng ating butihing Sheikh sa bilang pambungad, introduction, ang hikma kung bakit ang mga kababaihan ay nag-hide. So ito ay paksa yung hikma, wisdom. Unat, lagi nating isipin na ito ay itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na mga kababaihan ay nag-hide mula sa pag-uumpisa ng ating ina na si Hawa, si Eva, hanggang sa pag-uno ng mundo, ay talagang itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kababaihan na sila ay nag-hide. At dapat natin dito alamin, bagamat may mga ilan, no, ilan na minsan nasasabi, bakit pa kailangan mag-hide ng babae, o di kaya nakakaramdam sila ng ilang sakit o kirot. Tandaan po natin, mga sisters, na kapag itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay kabutihan sa ating lahat. Ito ay kabutihan sa ating lahat. Kung meron mang itinakda sa inyo
no, itinakda sa inyong mga kababaihan, lagi niyong tatandaan iisipin na bagamat sa inyong palaisipan, sa inyong paningin ay may disadvantage, pero hindi natin nakikita yung mga fawaid, benefits na idinudulot ng pagtatakda na ito na kung saan kayo ay nagre-reglam. Maraming mga binanggit, maging yung mga doktor sa panahon ngayon ay binanggit nila yung mga fawaid, mga benefits na dinudulot ng paglabas ng dugong regla na ito. So ngayon, sabi ng ating Sheikh, walil haid khilala haydiha wa inda nihayati ahkamun mufassalatun fil kitabi was sunnah. Sa isang babaeng nagahayd, habang kapag dumating sa kanyang haid, habang siya ay may haid, no, mula sa umpisa pagdating sa kanya ng dugong regla hanggang sa pag ito ay huminto o nawala, ahkamun mufassala, may mga detalyadong panuntunan, ituntunin na nabanggit sa Quran at Sunnah. So ito yung mga taksa natin, ilan sa mga panuntunan ng haid. So ngayon, unang panuntunan, haram, hindi maaari, o pinagbawal sa babaeng may haid ang pagsasala o ang pag-aayuno habang napapaloob sa kanya ang haid. So hindi maaari, pinagbawal sa babaeng may haid, mga sisters, na siya ay magsala o di kaya mag-aayuno. So, voluntary man o di kaya obligadong pag-aayuno katulad sa buwan ng Ramadan, ipinagbawal, ijma na pagkaisahan ng lahat ng eskola na na ang babae kapag meron siyang haid, haram, pinagbawal na siya ay magsala o di kaya mag-aayuno. Kaya sino mang, sabi ng ating Sheikh, magsala o mag-aayuno na merong haid, no, merong haid, ay hindi sa kanya tatanggapin, bagkus nabanggit ng ilang mga eskola na kapag ang babae nagsala siya o nag-ayuno siya, na samantalang alam niya ang panuntunan, hukum, batas nito, at nagpatuloy pa rin siya sa pagsasala, pag-aayuno, tunay na nakagawa siya ng malaking kasalanan dahil ito ay pangungutya. No, pangungutya sa reliyong Islam na alam niyang ito ay pinagbawal, ay ginagawa pa rin niya. Katulad halimbawa, yung taong magsasala na walang wudu, kahit na alam niyang ang wudu ay ginawang kondisyon, subalit nagsala pa rin siya bilang katigasan ng ulo o puso, no, ito ay may tuturing na pangungutya sa Islam dahil merong isinabatas si Allah, kailangan nating sundin, kailangan natin isakatuparan at sundin. So hindi pwede pinagbawal sa babaeng may haid na siya ay magsala o mag-ayuno habang nasa kanya ang haid. Pangalawa, kapag huminto o nawala ang dugong regla, no, dugong regla, hindi niya babayaran ang mga sala na kanyang naiwan. Pero ang araw na hindi niya napag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan ay kailangang bayaran. So, ibig sabihin ito, no, ibig sabihin, kapag huminto, nawala ang regla ng babae, pagkaraan, kailangan niyang maligo. Yung mga naiwan niyang sala habang siya ay nasa haid, kung 3 days, 5 days, hindi niya babayaran yun. No, hindi niya babayaran yung mga sala. Ang tanging babayaran niya yung mga obligadong ayuno na hindi niya napag-ayunuhan. Ano yung mga obligadong ayuno? Yung sa buwan ng Ramadan. Halimbawa, habang nasa Ramadan, no, panahon ng Ramadan, dumating sa babae yung kanyang haid, regla, mens. Ngayon, 5 days siya nag-haid. So pagkaraan mawala yung haid niya, maliligo siya para magpatuloy na siyang mag-ayuno at magsala. Yung 5 days na hindi niya napag-ayunuhan, babayaran niya yon after ng Ramadan. Pero yung mga sala na naiwan niya dun sa loob ng 5 days ay hindi niya babayaran. Ang hikma doon ay malinaw. No, ito ay raf'ul masyakka wal haraj. Bakit hindi inobliga sa babaeng bayaran yung mga sala? Dahil napakarami. No? Ilan yung sala sa isang araw? Five times. So pabigat o mahirap sa babae kung babayaran niya lahat ng sala. 7 days, ilang sala yun? 35. So inangat yun ni Allah subhanahu wa ta'ala itong masyaka, kahirapan ko, na kung iubliga sa kanya itong pagsasala na bayaran. Hindi ka salungat sa pag-aayuno na 5 days, no, 6 days, pagkaraan binigyan pa ng malawak na panahon para bayaran yung pag-aayuno. No, para sa inyong kaalaman, after ng Ramadan, hanggang sa hindi pa dumarating ang susunod na Ramadan, so next na Ramadan, ay ito yung panahon na ipinahintulot sa atin na bayaran natin yung
pag-ayun o sumalawak, malaking oras yung binigay sa atin sa pagbayad ng naiwan nating mga pag-ayun sa buwan ng Ramadan. So ito yung ikalawang panuntunan na yung mga salang naiwan ng babaeng may hayd habang siya nasa hayd, hindi niya babayaran. Pero yung mga hindi niya napag-ayunuhan sa buwan ng Ramadan, obligadong pag-ayuno, ay babayaran niya. So ito yung ikalawa. Ikatlong nabanggit ng ating Sheikh, hindi maaari ipinagbawal haram din sa babaeng may hayd ang pagtatawaf sa Kaaba habang siya ay nasa hayd. So ito ay natalakay, nauna na rin natalakay sa mga naunang episode na kapag ang babae meron siyang hayd, ay hindi rin sa kanya pinagbawal sa kanya ang pagtatawaf sa Kaaba. So halimbawa, ang babae kapag siya ay nag-hajj, panahon ng hajj, nasa Makkah siya, biglang dumating sa kanya yung period niya, mens niya, regla, ang gagawin niya bilang summarize, ang lahat ng gawain ng hajj, gagawin niya liban lamang sa pagtatawaf. Isasantabi niya ito, ididelay niya hanggang sa mawala yung hayd niya, sa kanya gagawin yung tawaf. Kung tawaful ifada, saka siya magtatawaful ifada kapag nawala na yung kanyang hayd. Dahil ito ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kababaihan ang pagtatawaf sa Kaaba. Dahil nga, kung inyong maalala, nabanggit natin ang pagtatawaf sa Kaaba ay para itinuturing siya ring salah. No, itinuturing siyang salah, bagamat meron siyang kaibahan na nabanggit natin. Ngayon, ikaapat na panuntunan na nabanggit ng ating butihing Sheikh, sabi niya, wayahrum ala zawjiha watuha fil farj hatta yanqati' haydaha wa tagtasil. Haram na sumiping, no, makipagtalik ang lalaki sa kanyang asawa habang ang kanyang asawang babae ay nasa hayd. So ipinagbawal po ang pakikipagtalik ng mag-asawa kapag ang babae ay meron siyang hayd. So at ito po ay haram, ipinagbawal sa relihiyong Islam, dahil meron nga itong hikma, nakabilang dito sa hikma ay nagdudulot po ito ng sakit. Maging ang mga doktor ay pinatunayan nila ito. So ito ay ang ikaapat ay haram sa lalaki na kanyang lapitan, ibig sabihin magipagtalik, sumiping sa kanyang asawa. Subalit sabi ng ating Sheikh, wayajuz lizawjil hahid an yastamti' minha bighayril jima' fil farj kal kubla wal lams wa nuhidali. Pero pinaintulot, halimbawa ang paghawak sa asawang babae, ang pinagbawal lang ay ang pagsiping, no, pagsiping o pakikipagtalik. So yun lang ang pinagbawal. Pero paghalik, paghawak sa kanyang asawang babaeng may hayd, ito ay ipinahintulot sa lalaki. Ngayon, kabilang din sa panuntunan, ay hindi pwedeng manatili sa loob ng masjid ang babaeng may hayd. So nabanggit din ito sa nauna na hindi pwede ang babae na pumasok sa loob ng masjid, manatili siya rito na meron siyang hayd. Ipinagbawal po ito sa relihiyong Islam. Ipinagbawal ito sa mga kababaihan. Kaya nga, bagamat kapag Eidul Adha o di kay Eidul Fitr, na binabanggit natin doon na maging yung mga hayd, mayroong mga hayd ay mas mainang pumunta sila ng dumalo sila sa pagsasala, liban na lamang na huwag silang papasok sa masjid, sa labas sila ng masjid, para may pakita nila yung pagdiriwang nila ng Eid at mapakinggan nila yung khutbah ng Eid at iba pang mga hikma. Pero wag lang daw silang papasok sa loob ng masjid, o di kaya kung sa labas musalla ay wag silang papasok doon sa natatanging musalla, no, nasasalahan sa Eid. Pwede sila medyo malayo sa musalla. So ito yung kabilang sa panuntunan na ipinagbawal sa babaeng may hayd ang pananatili sa loob ng masjid. Ika-anim, wajib sa babae na maligo bago magsasagawa ng sala kapag nawala o huminto ang hayd. So ito ay wajib kapag huminto, kapag nawala ang hayd ng babae. Halimbawa, kung 7 days, after 7 days nakita niyang huminto na yung hayd niya,
ay wajib, obligado po na siya ay maligo bago siya mag-uumpisa ng pagsasala o di kaya pag-aayuno. Ito po ay obligado na kailangan sa babae kapag huminto na walang haid ay kailangan niyang maligo. Ngayon, may mga karagdagang panuntunan na aking isinulat nagmula sa akin at wala sa aklat at ito ay mapapakinabangan din natin, no, ilan sa mga panuntunan at laging itinatanong din, no. Ngayon, ikapito, hindi pwedeng humawak ng mushaf Quran ang babaeng nasa haid. Sabi dito, hindi pwedeng humawak ng mushaf Quran ang babaeng nasa haid. So hindi pwede sa babae na kapag siya ay nasa haid ay na kanyang hawakan ang mushaf, ang Quran. So hindi pwede po sa mga kababaihan na hawakan ng mushaf ang Quran. So natalakay natin sa mga naunang episode, mga sisters, na ang pinakatamang pananaw, anong hatol sa babaeng may haid hinggil sa pagbabasa niya ng Quran. Natalakay natin sa mga naunang episode na ang pinakamalakas na pananaw at tamang pananaw dito ay pwede, maaari sa babaeng may haid na magbasa ng Quran. Huwag lang niya hahawakan ang mushaf. Ang tinatawag nating mushaf, yung Quran, mushaf na purong ayat lamang, salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. So pwede kang magbabasa ng Quran na true recitation mo, o di kaya kung kinakailangan mo ng mushaf ay pwede mong buklatin ang mushaf na huwag mo lang didiretsyong hahawakan na balat to balat. Pwede mong ang ipangbuklat, kukuha ka ng stick. Okay, o di kaya sabi ng ating mga ulama, gagamit siya ng glove. So sa akin mas main ng ball pen o di kaya stick, yun ang pangbuklat niya, no, para siya, habang siya nagbabasa ng Quran. Ganun din na pwede rin siyang magbasa po sa Quran application sa cellphone. Ito po ang tamang pananaw rito. Bakit ang Quran application sa cellphone ay hindi ito may tuturing na mushaf. Hindi ito may tuturing na mushaf. Kung hindi may tuturing na mushaf, ay ipinapahintulot sa babaeng may haid na hawakan ang Quran at magbasa siya rito, na magbasa siya rito ng mga ayat, mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang malakas na pananaw dito. Kabilang din sa ating nabanggit na panunturan, pwedeng makinig ng Quran ang babaeng may haid. So pwede sa mga kababaihang may haid ang pakikinig ng Quran. So ipinahintulot. Kung ipinahintulot ang pagbabasa, ay ano pa kaya ang pakikinig? So ginagantimpalaan din ang babae, no? So ikasyam, ang mga uri ng dhikr tulad ng subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, at iba pang mga uri ng supplication, mga dhikr, ay maaari o pwedeng gawin ng babaeng may haid. So pwede ka nagdi-dhikr o di kaya nagdudua. Ikasampo, ang pagdudua, panalangin ay pwede sa babaeng may haid. So pwede ang panalangin, pagdudua sa mga babaeng may haid. Ganon din yung mga dhikr. Pwede nagdi-dhikr ang mga kababaihang may haid. Panghuli, ang pagbabasa ng mga Islamikong aklat tulad ng fiqh, hadith at iba pa ay pwede o maari sa babaeng may haid. Yung mga Islamikong aklat tulad ng fiqh, no, o di kaya mga mga hadith na kahit pa meron dito mga dalil, mga ayat sa Quran, ay pwede natin itong basahin dahil hindi nga ito mushaf. Ito ay ibang aklat. So ito ay pinapahintulot sa babaeng may haid na hawakan dahil ang pinagbawal lang ay ang hawakan ang mushaf, no, pagdating sa mga ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala. So dito natin matatanong to, mga sisters, na huwag niyong tignan na napakalaking epekto sa inyo kapag meron kayong haid. Kung pag nila natin itong mga nabanggit, ang tangi pinagbawal lang na madalas, pinagbawal talaga is yung pagsasala, pag-ayuno, no, paghawak sa mushaf, pakikipagtalik. Tapos yung ibang mga pagsamba, tulad ng dhikr, pananalangin, no, pagbabasa ng Quran, ipinahintulot sa inyo. So hindi kawalan, no? Huwag niyong isipin na kapag mayroon kayong haid ay huminto na ang inyong mga gawaing pagsamba. So may maraming mga uri ng pagsamba na pinahintulot sa inyo. Okay, baliban na lamang sa nabanggit natin na ipinagbawal sa inyo. Ngayon, bilang panghuli, mas'ala, usapin, no? At binanggit din ito ng ating sheikh na aking isasummarize. Sasummarize, dito sabi ng ating sheikh, kapag nawalang haid,
bago dumating halimbawa ang Salatul Maghrib, kailangan ba niyang bayaran ang Dhuhr at Asar? So ito yung masala. Halimbawa, nawala, huminto ang haid ng babae sa oras na 4:30, sa oras ng sala, hindi pa dumarating ang Maghrib, nawala ang kanyang haid. Ngayon, babayaran ba niya yung Asar? Sasalahan ba niya yung Asar at yung Dhuhr? Ang hatol po nito, bibigyang summarize natin, opo, babayaran niya, sasalahan niya ang Dhuhr al-Asar. Kasi ang Dhuhr al-Asar, magkapatid na oras yan. Hindi lang yung Asar ang babayaran niya, isasama niya yung Dhuhr. Dahil sabanggit ng ating mga scholar na magkapatid, may mga oras na magkapatid dito ang dalawang sala tulad ng Dhuhr al-Asar. No, kasi kapag tayo ay naglalakbay halimbawa, pwedeng kinakasar o jinajamaa to. Ganun din yung Maghrib at saka Isha. Halimbawa, kung nawala ang kanyang haid sa oras ng alas 11 na hindi pa dumarating ang Fajr, sabi ng ating Sheikh, babayaran niya yung Maghrib at Isha. No, sasalahan niya, babayaran niya yung Maghrib at Isha. Ganun din yung kapag nawala yung haid niya sa oras ng Asar. 4:30, no? 4:30, ang babayaran niya is yung Dhuhr at saka Asar. Na Dhuhr at saka Asar. Kung nawala yung haid niya sa gabi, alas 10, alas 11, ang babayaran niya Maghrib at saka Isha. Hindi na yung Asar at saka Dhuhr, yung Maghrib at saka Isha lang. So ngayon, ang tanong dito, paano ang arrangement ng pagbayad? Ano yung uunahin niyang bayaran? Kung sa Dhuhr at Asar, ano yung uunahin niya? Ang tama at malakas na pananaw rito, mga kapatid, ay yung arrangement ng salah. Ibig sabihin, uunahin niyang bayaran salahan ng Dhuhr bago ang Asar, ganun din ang Maghrib at Isha, na uunahin niyang salahan ang Maghrib bago ang Isha. So yun ang paraan po ng pagbabayad sa dalawang naiwang sala na kailangan bayaran, na uunahin yung pag-arrangement ng sala na kung sa Dhuhr al-Asr, maunang Dhuhr. So unay mo, salahan mo na bayaran ng Dhuhr. So pagkaraan niya maligo, mag-ablusin siya, magsasala siya na ang ininiyan niya munang bayaran, salahan yung Dhuhr. No? Pagkaraan ay sasalahan niya yung Asar. Ganun din sa Maghrib at Isha na ilalayon niya muna kapag nawala yung haid niya sa gabi. Kasi naabutan yung oras ng Maghrib, oras ng Isha at Maghrib, so kailangan yung salahan tong dalawa, ay unay niyang ilalayo ni intention ay ang Salatul Maghrib, pagkaraan ay sasalahan na naman niya yung Isha. So ito yung paraan ng pagbayad sa dalawang sala na kailangan bayaran, na kung saan uunahin yung nauunang sala. So kabila lamang ito mga kapatid sa mga panuntunan, alituntunin na nabanggit ng ating butihing Sheikh hinggil sa mga ahkam panuntunan ng haid. At inshallah ta'ala, sa susunod na episode ay isusunod natin, tatalakayin ang tinatawag na nifas. Ito yung ikalawang uri ng dugo na lumalabas sa mga kababaihan. Ikatlo ang tinatawag na al-istihada, itong istihada din ay napakahalagang paksa, dahil minsan may mga kalituhan, no, na kailangan nating maunawaan, ito ba istihada o di kaya ito ba ay haid. Anong kahulugan ng istihada, inshallah ta'ala, ay idedetali natin, tatalakay natin sa susunod na episode. Kung meron man pong kayo katanungan, bilang paalala po, ang katanungan po mas mainam sa private message. No? Sa post, sa video, sa bandang kanan, mayroong tatlong tutuldog, pindutin nyo yan, makikita nyo, copy link, no? Copy link nyo, punta kayo sa messenger ng page, i-paste nyo yun, i-enter nyo, pagkaraan ay magtanong kayo. No, Ustad, Guro, mayroon po akong katanungan hinggil sa episode na ito. So para matukoy natin kung saan talaga yung katanungan mumula sa mga video, mga episode. So kailangan nyo po talaga po, huwag nyo pong kakalimutan, kailangan nyo pong panoorin ang mga video episode, dahil dito talaga nakabata yung pagpapaliwanag sa mga module. Hindi sapat ang pagbabasa lamang ng module. Kailangan panoorin yung mga video, dahil dito yung paglilinaw, pagpapaliwanag ng mga module na ating ipinopost. Dahil ang module ay summarized lamang. Ang detalyado ay nasa mga
episode na ito. So maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsusubaybay ng ating online study. Dalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway patatagin pa niya nawa tayo sa landas na ito, pagsasaliksik ng kaalaman, at panatilihin niya ang pagmamahal, no? Pagmamahal sa pagsasaliksik ng kaalaman, at nawilagyan niya Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka ang ating mga kaalaman nang sa ganun na ito ay ating may sa buhay hanggang sa muli. Wa akhiru da'wan alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.